Habang nasa kasagsagan ng pangangampanya niya sa Maguindanao, magandang balita ang dumating sa isang kumakandidatong kongresista ng Cotabato City with 1st District of Maguindanao. Napaiyak na lang sa kagalakan si Baydona de Langgalen sa loob ng kanyang sasakyan habang nagla-live sa Parang Maguindanao sa naging resulta ng kanyang pagsisikap na maipasa ang bar at ngayon ganap ng abogado. Anak siya ni dating congressman Mr. Shut Up Attorney Didagen de Langgalen. Hello, assalamualaikum. Abogado na po ko. I'm campaigning in Parang when the results came out. Salamat po sa mga prayers. Thank you. Sobrang. Marami po salamat sa mga tumatawag. I still can't believe it. Maraming salamat. Inilabas na ng Korte Suprema ang resulta ng 2020 to 2021 bar examination ngayong araw. Sa higit 11,402 takers, 8,241 o nasa 72.28% ang nakapasa sa naturang bar exam nitong buwan ng Pebrero. Sa halip na nakasanayang top-notchers, kinilala ng Korte Suprema ang higit 761 exemplary passers at 14 naman para sa excellent performance. Pero ang nakakagulat, ang Jose Maria College Foundation Incorporated, College of Law sa Davao City na pagmamay-ari ni Pastor Apollo Quiboloy gumawa ng kasaysayan dahil 100% ang nakapasa sa kanilang 26 na kumuha ng bar exam at nakakuha ng mga score na 85 hanggang 90% sa kanilang mga bagong abogado. May apat din silang mga exemplary passers. Nananatiling top performing school naman ang Ateneo de Manila, University of the Philippines, San Beda, University of San Carlos at University of Santo Tomas. Ako si Fiona Fernandez para sa Kutang Batu News.